Hi, welcome po uli sa aking channel. So this is Lynn Malakay po, Simplify Happiness, simpleng buhay, walang arte, less stress. So today po sa aking video, ipakikita ko po sa inyo kung ano ang aking naging journey sa pagbabawas po ng timbang, kung paano po ako pumayat, kung paano po ako ulit tumaba, kung paano na naman uli nagbawas ng timbang. So I hope natapusin niyo po ang aking video na ito at please don't forget po to like and subscribe to my channel at i-share ang video na ito sa mga gusto pong magbawas na timbang sa inyong mga friends, sa inyong kapamilya. So baka ito po ay maka-inspire. So laging tandaan po, simplify happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. So let's watch it! Counting. So yun din po, maganda rin po naman yun, effective din po yun kung susundin po yun talaga yung pagbibilang ng mga calories ng food. Kaya nga lang po parang natotoxic ako doon, so parang yung kada kakain ka bibilangin yung calories, so feeling ko mas natotoxic ako doon. Parang tinry ko din yun, mas lalo pong bumigat yung aking timbang, so hindi ko rin po siya tinuloy-tuloy. So bakit nga po ba ako nag-decide na magpapayat o magbawas ng timbang? So ang pinakamabigat po na inabot ng aking timbang ay 64.4 kilos. So ang pinakamagaan naman po ay 52 kilos. So yun po yung pinaka 52 kilos na pinakamagaan na naabot ng aking timbang. So ano po ba yung mga diet na ginawa ko or eating pattern or yung mga napapakinggan ko po sa YouTube. So yun po yung aking in-apply. So yung unang-una ko pong ginawa is yung kamote diet at saka no rice diet. So maganda siya, effective, sinabayan ko siya ng exercise. So ilang month din na ganun, puro kamote kinakain ko, walang rice, may ulam, may tawag dito, sinasabayan ko po ng Zumba. So yun, so bumaba po ng 52 kilos yung aking weight noon. So puro kamote yung aking kinakain. Kaya nga lang po, nung bumalik po ako ulit sa pagkain ng kanin, medyo yun na naman, tumataas na naman yung aking timbang. So nahihirapan na akong bumalik ulit sa kamote diet kasi nga nag-umpisa na naman po ako uling kumain ng kanin. So tawag dito, itinry ko naman po din yung intermittent fasting. So maganda naman din po siya, magandang epekto sa katawan, nakakabawas po siya ng timbang. Ang problema ko lang nga po ay yung aking oras ng trabaho. So mayroon po kasi akong panggabi, pangumaga, panghapon, 2 to 10, 6 to 2, 10 to 6. So nahihirapan po yung psyche, yung system ng katawan ko. Pakiramdam ko mas lalo akong nagugutom. So ang hirap po nun. So ito po yung mga tawag dito, yung nakita ko sa internet or sa YouTube na aking ginagaya nga po. So pero nahirapan po ako doon. So doon sa oras. So yun, applicable yun sa siguro yung mga permanente yung oras, kasi permanente yung oras ng kanilang trabaho, kasi yung pattern ng kanilang eating o yung kanilang meal plan dire-diretso na ganoon. So kung ang inyong yung oras ng pasok ay iba-iba. So ako sa aking experience, hindi po ako nagandahan doon. So parang mas lalo na naman po uli bumigat yung aking timbang. So yun po yung aking yun naman pong mga keto diet, low carb intermittent fasting. Maganda din naman po siya. So siguro yun, mga ilang days susubukan, tawag dito, mga ilang days. Pero ako, kung ako sa aking sariling experience, pero again lang po, disclaimer, hindi po ako isang professional or dietitian or
tawag dito, hindi po ako yung well experienced sa pagdating sa mga ganito. Kung ano lang po yung aking experience, yun lang po yung aking kinukwento. So yung low carb, intermittent fasting, keto diet, maganda rin po naman siya. Parang ilang araw din na susubukan yun, mabilis din yung ano, yung pagbabawas ng timbang. So ang hindi lang po ako ano, so lahat naman po iyan, yung mga keto, yung mga low carb intermittent fasting, no rice, kamote diet. So iyan naman po eh lahat magaganda. Kaya nga lang po kung yung system ng inyong katawan eh hindi naman kaya, parang ang mangyayari lang, mas imbis na bumaba yung timbang mo, eh parang lalong tataba ka pa. So January of this year nagtimbang po ako. So may video po akong ginawa. So makikita niyo po yung itong January, sobrang bigat ko po. Umabot na naman po ako sa 57 kilos. So parang doon ano, parang ang dami na naman po nakakapansin sa akin. Oy, bumibilog ka na naman. Oy, tumataba ka na naman. Kasi nga siguro yung aking diet na ginagawa or yung aking eating habit na ginagawa eh hindi na umaan uli dun sa system ng katawan ko. So yun, makikita niyo po yung video ko na January at saka yung video ko po kanina before po ako mag-vlog. So makikita niyo po doon na. So ano po ba yung aking ginawa? So ito na po yung aking ginawa na naging effective sa akin magbuhat po ng January. Iyon po yung aking ginagawa. So from 57 kilos, so ito na, naglalaro na naman yung aking timbang sa 53 to 54. So hindi na po siya bumibigat ng pagano'n. So ang aking pong ginawa ay ang small frequent feeding. So yung pagkain ng pakunti-konti pero madalas siya. So hindi yung isang biglaang po. So for example, ito yung po yung makikita niyo po sa aking ano, sa picture na aking diet. So ayan, naghaponan po ako ng sinigang na baboy. So may konting rice. Yun po yung aking ano, haponan. So binawasan ko lang po yung kanin pero kumakain pa rin po ako ng kanin. So ayan po yung aking breakfast. So yung natirang ulam kagabi, yun din po yung aking binaon sa work. So konting rice, konting ulam na mas marami yung gulay, yung portion ng gulay niya. So yan, makikita niyo po sa picture. Kasi kapag sa work, hindi ako nagbe-breakfast, parang iinit yung ulo ko yung pagka nagugutom ka. So nagbe-breakfast po talaga ako ng konti, konting kanin, konting ulam. So nung January po kasi parang sa dami nga po ng tinry ko na mga diet, intermittent fasting, yung mga ganyan-ganyan na mga kung ano-anong diet plan, so nahirapan po ako. So dito sa small frequent feeding, parang na-maintain yung weight ko po dyan. Dyan na lang siya naglalaro, 53, 54. So yun po yung aking breakfast. So ito po yung sample po ng mga milk ko po. Ito naman po yung aking lunch. So yung aking lunch is kaldaretang baboy na may konting kanin din po siya, tapos may konting pansit. So ang aking hapunan naman ay ayan, piritong kokoy na may konting gulay, tsaka konting kanin na lang kasi dinner na po eh. So parang matutulog ka na lang. So laman naman na lang ng konti yung yan. So yung ganyan po yung ginawa ko from January hanggang ngayon. So hindi na po na obserbahan ko na hindi tumataas yung aking timbang. Parang doon na siya natigil sa 53, 54, ganun. So yung ginawa ko po na para na yung small frequent feeding, parang mas na ano, na kaya ng katawan ko po. Hindi po ako yung parang palaging gutom, hindi po ako yung natatako sa pagkain. Kahit po ano, pwede kong kinakain ko po, but small amount only. So halimbawa po, may nagbigay ng donut, kain po ako. Yan, bumili ng ilang box yung anak ko ng donut, pero isang donut lang po. So pag halimbawa naman po gusto kong magmerienda ng ice cream, pwede rin po. Basta is small amount lang po. So in between po noon, pagka halimbawa po ang aking mga snack halimbawa po ay
yan, saging. And then meron po akong mga mani. Ayan po yung aking mga sample na mga comfort food. Yan po yung parati po akong merong mga pagkain sa bahay. So yung pong ako sa tingin ko po ang pagpapayat at pagbabawas ng timbang doon ka sa system na kaya ng katawan mo. Kung nahiyang ka sa intermittent, kung kaya naman ng katawan mo intermittent, say go ka. Kung halimbawa naman na kaya ng katawan mo keto diet, so go ka doon. So kasi ako nahirapan po ako doon sa mga iyon. So yun sinundan ko pong paraan ng pagda-diet or pagkain ko, yung small frequent feeding. Doon po ako mas na ano yung aking weight po doon. So hindi na po ako yung tumataas kasi nga po noong January nag 57 kilos na naman po ako. So ang tingin ko po ang pagbabawas ng timbang nasa iyo din, nasa disiplina rin ng katawan mo, nasa disiplina rin ng sarili mo. So kasi parang pagka yung mag-intermittent fasting ka, paano kung biglaan tapos na yung oras mo, biglang nag-imbita sa'yo, kagaya nun pag naka-intermittent fasting ka tapos bigla-bigla yan nga po, yan ganyan mga gana na may darating na mag-i-invite sa'yo ng ano, ng hapunan, ng mga kung ano-anong sa kainan. So yun, ganun nga, kung halimbawa naka-intermittent fasting ka tapos biglang may nag-invite sa'yo, hindi mo pa oras kumain, so parang hindi ka naman makakakain kasi nga naka-intermittent fasting ka. Pero kung naka-small frequent feeding ka, yung small frequent amount ng food na ginagawa mo or yun yung makakasanayan mo, kahit may mag-imbita sa'yo ng handaan na bongga-bongga, yung small portion of food lang yung kakainin mo, kahit anong oras, kahit anong anytime, anywhere na yayain ka, makakakain ka. So hindi ka parang magiging feeling killjoy doon kasi na naka-intermittent fasting ka, hindi ka kakain. So kung ganun yung magiging pattern ng pagkain mo, pakonti-konti pero madalas, feeling ko mas naging okay po sa akin yun. So nung ginawa ko po yung small frequent feeding, mas naging okay po sa akin yun. So pag ba mga handaan, kainan, nakakakain po ako kahit anong gusto kong kainin. Pagdating sa bahay, kung ano yung food na nandito sa bahay, sa aming lamesa, kung ano yung lulutuin ng asawa ko, nakakakain po ako. Kaya nga lang po, yun nga lang po, small amount lang po, pakonti-konti, pero madalas naman po yung aking kain. So parang mas naging okay po yun sa aking system. So hindi na po ako yung nag-iisip ng aking mga babaunin, hindi na rin po ako nag-iisip ng aking dadalhin na mga pagkain. So mas naging okay po yung ano, yung small frequent feeding from January po hanggang ngayon. Hindi naman po from 57 kilos ngayon doon po naglalaro yung aking timbang sa 53 kilos. Exercise, so yun nga po yung kadalasan na hindi ko na po rin nagagawa ngayon kahit paano. So more on walking po ako sa small frequent feeding. Nawala po akong exercise. So parang na-maintain po doon yung aking timbang 53 to 54. So unlike nung sinusubukan ko po yung mga kung ano-anong meal plan, mga ano, kung mga intermittent fasting, yung mga ganyan, no rice diet, kamote diet, parang pag hindi ako nakakapag-exercise doon, parang mas lalo pang bumibigat yung aking timbang. So dito sa small frequent feeding from January, January to ano, more on walking lang po ako, hindi na po ako nakakapagsumba, hindi na po ako umaabot sa 57 kilos. So doon na lang po siya na-maintain. So I hope po na na-enjoy niyo po yung aking video. I hope po na ma-share niyo po ito sa mga friend niyo or mga kamag-anak niyo na medyo may mabibigat ang timbang. So baka gusto niyo lang pong i-try. So yun lamang po. This is Lynn Malakay po. Makikita niyo po sa mga picture pa po kung gaano po yung kabigat yung aking timbang. So panoorin niyo lang po tapos itong yung video na ito. So this is Lynn Malakay po uli. Simplify happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. So God bless po sa ating lahat. So don't forget po to subscribe to my channel. Thank you.